kamusta po kayo? Welcome back sa akin channel. Today po ay pag-usapan natin ang mga halamang hindi lang nagbibigay ganda sa ating mga bahay, kundi nagbibigay din ng swerte at kasaganahan. Kung handa na kayo mag-attract ng good fortune and positive energy into your home, stay tuned lang mga besh as we explore the 10 lucky plants for 2025 na dapat meron ka sa iyong tahanan. Unang listahan sa ating lucky plant for 2025 ay itong money tree or pachyre aquatica. Ito pong money tree mga besh, hindi naman talaga nawawala every year, ano, basta usaping lucky plant at lalo na yung mga halamang may word na money. Kasi ito po ay sumisimbolo sa kasaganahan at kayamanan. At according din sa feng shui, ito po ay magandang ilagay sa wealth area ng inyong bahay, para po mas ma-attract pa natin yung financial success. So, paano natin malalaman kung saan yung wealth area? Pwede tayong gumamit ng compass, at kung wala kayong compass, pwede rin kayong mag-download ng digital compass sa Google Play. At kung paano naman gamitin to, medyo meron po akong tutorial na ginawa before. I think 2 years ako pa nga yata yan. So, halukutin ka natin at ilalagay ko na lang yung link sa end of this video para po mapanood nyo. At tip 10 sa ating money tree, yan, huwag na huwag nyo po itong ilalagay sa banyo nyo or sa CR nyo. Dahil according sa feng shui, pwede po ma-wash away ang ating swerte. Susunod sa ating listahan ay hindi po nawawala pagdating sa mga lucky plants at sikat na sikat pagdating sa feng shui plant. Walang iba kundi ito pong ating lucky bamboo na hindi rin nawawala sa mga business establishment. Ito pong lucky bamboo natin, sumisimbolo naman po ito sa good fortune at harmony. At kung palalakihin natin to at itatanim sa lupa, mas maganda po laging moist or basa ang kanyang lupa para po maiwasan yung pagiging mashy ng stalks niya at pagnilaw ng stalk din at paninilaw ng dahon. At kung ito naman po ay gagawin nyo or ipalalakihin nyo sa tubig, no problema. Kasi pwede po natin itong palakihin or alagaan sa tubig, yan, katulad na sa akin, kahit 1 year or 2 years pa. Pero syempre, kung ilalagay po natin ito sa tubig, yun lang, weekly nyo po itong papalitan kasi bumababa yung oxygen level. So, mas maganda kung laging fresh. At maiwasan din natin yung kiti-kiti, yung pagdami ng mga kiti-kiti, no? yung pagdami rin ng lamok, yan, yung mga baby na lamok dun sa tubig. Lalo na kung ganito, no? Kasi walang, pag nasa fish aquarium yan, okay lang kasi may fish naman. So, talaga hindi magkakaroon doon ng kitikiti. Pero pag ganito, yung mga stagnant water, yan, dyan po dumadami yung kitikiti. Kaya talaga mas maganda, palitan nyo po weekly. At syempre, ito pong ating mga lucky bamboo. May mga number din po ng stocks ito. Depende po sa gusto nyo ma-achieve. Sabi nila, the more the stocks, the more luck it brings. Ako naman ay 2, 4, 6. Kasi ewan ko yung iba kasi namatay dati, ano to eh, 9. So iba na iba na divide ko na. At ito, meron lang akong isi-share. Ito, nakita ko lang to sa shopping. Ang ganda kasi mahilig ako sa variegated plants. So sabi ko, meron palang variegated lucky bamboo. So ayan, nabili ko. Parang iilan, 2, 3 lang yata yung aking ano. So soon, papropagate ko. At ganito po yung dahon niya. Ganyan. Natutuwa ako. At yun lang, hindi ko nga lang ito nalagyan ng, ano, ng red ribbon. Kasi sabi nga nila, mas maganda kung kumpleto po ng 5 elements sa feng shui kapag maglalagay kayo sa loob ng inyong bahay. Lalo na kung ibabundle nyo ng ganito, tapos may red ribbon para mas doble pa po yung swerte na maibibigay nito. Ang next na halaman natin na magandang ilagay sa loob natin, takan na nabibigay na swerte, ay ito naman pong jade plant or money plant. Yan, sabi ko sa inyo lahat ng mga plant na may karuktong na money eh, or money sa kanilang name eh. Talagang kasama yan sa mga lucky plant, ano. At ito pong jade plant natin or crassula o bata. Kasi marami po tayong klase ng jade plant, ano. Meron yung maliliit ng dahon at meron yung malalaki. So, yung crassula o bata po yung magandang ilagay sa loob ng ating bahay or ng opisina. Dahil yung hugis, yung dahon po nito, hugis barya according sa feng shui. At ito rin po ay sumisimbolo sa yaman. So, ito naman po mga krasula o bata. Ayan, magandang ilagay ito sa entrance din po ng ating bahay at sa opisina para mas maka-attract po ng more opportunity and more money.
Ang susunod na lucky plant natin ay itong peace lily. Ito po mga peace lily natin, ano, hindi lang magandang ilagay sa loob ng ating bahay for pang-aesthetic, pang-display. Maganda rin itong ilagay dahil ito po ay naglilinis ng ating hangin. Nag-a-absorb po ito ng mga harmful chemicals at toxin na pwede pong makakuha ng sakit. Lalo na yung may mga allergy dyan, like yung asthma o mga allergic rhinitis at nahihirapang huminga. At ito pong mga, tawag na dito, nawala, nablanko na naman. Ito pong mga peace lily natin, ito po ay sumisimbolo sa kapayapaan from the word itself na, diba, yung sa peace lily, peace talaga. At nagbibigay din ito ng fortune at nagsisilbi din itong protection, kaya talaga maging payapa kapag meron kang peace lily dahil ito po ay nagbablock ng mga negative energy. Ito naman pong peace lily natin, magandang ilagay sa loob ng ating bahay, sa sala, or sa inyong kwarto, kung saan kailangan natin ng positive energy. At maganda rin dito sa ating mga peace lily, no? Low maintenance to kahit sa low light po, or medyo, kahit hindi po masyadong maliwanag, magta-try po itong ating mga peace lily. Pero make sure lang kung variegated naman po ang inyong ilalagay sa bahay nyo, yun lang ha, dapat po medyo sapat na liwanag para hindi naman po ito mag-revert. Next year, 2025, ay Year of the Wood Snake. Siyempre, hindi mawawala sa ating listahan itong ating, siyempre, itong snake plant natin. Ito pong snake plant natin ay bagay sa mga busy plantito at plantita na walang time para mag-delay kasi kahit po ito ay 2 weeks yung hindi diligan, ay buhay na buhay pa rin to. Dahil ito po ay nag-i-store ng water sa kanilang mga dahon. So, bakit naman consider ito as lucky plant? Kasi ito pong ang lucky plant natin, lalo na itong sansevier na tinatawag na mother in the stang. Yung going upward position po ng mga snake plant natin, sumisimbolo yan sa success o patuloy na pagyabong. At yung yellow edge sa kanyang dahon, yan sa gilid, yung mapapansin nyo, yan naman po ay sumisimbolo sa ginto. Kaya consider ito na lucky plant. At actually, marami pong klase ng snake plant. Ano, meron pa nga tayo mga millionaire snake plant. Ano pa? Yun lang, natandaan ko. Basta marami tayong klase ng snake plant. At tulad nito yung mother-in-law stang. Kasi yung millionaire's plant, sunset, ano ba yun? Yung mga, meron pa yung, alam mo, pagdating sa snake plant, ito lang talaga alam na alam ko pangalan. Basta dyan na po kayo. Saka yung millionaire's plant na trending ngayon dahil sabi nga talaga magiging millionaire ka kapag meron ka nito. So ito naman po mga snake plant natin, magandang ilagay sa entrance naman po ng inyong bahay para ma-block po niya yung negative energy. Kumbaga ito yung nagiging guard natin. Ano. Magandang kasama din po siya ng ating mga karsula o bata or yung ating money plant. Ano na halaman natin ay ito pong rubber plant. Ito pong rubber plant natin, nagmahal yan talaga nung pandemic. Ano? Alam mo kung yung ganyang kalaki minsan or ganito ba yon, maabot na ng 2,000. Kaya yung iba nagko-collecta, yung mga sanga-sanga lang. Yan, yung mga pinapropagate nila, tinatawag nila yung patubuin. Isa na ako sa bumibili nun. At yung stock nun, ang mamahal pa, 350, yung ganyang kahahaba mga stock na pinapalaki natin. Kasi nga, itong rubber plant, ano na yan eh, kumbaga sikat na sikat yan eh. Ang yaman mo nga daw kapag may rubber plant ka before nung panonood kasi nga ang mahal nito. At ito, hindi lang talaga statement piece sa ating bahay. Maganda rin po itong pampaswerte. Kasi according sa feng shui, yung malaking dahon na po ng mga rubber tree natin, sumisimbolo po ito sa abundance at wealth. At ito pong mga rubber tree din natin, madali lang din pong alagaan, low maintenance, dahil hindi mo kailangan ng dilig ng dilig. Ito naman po, kapag didiligan natin, make sure lang na talagang tuyo na yung lupa niya bago tayo magdilig para hindi naman po mabulok yung kanilang ugat. At ito, pwede rin ito sa low light condition. Yung ano lang po, hindi variegated yung mga black prints. Pero pag variegated na rubber tree po yung ating ilalagay sa loob ng ating bahay, make sure lang po na may sapat na liwanag. Ang next plant natin or lucky plant natin for 2025 ay ito po mga orchids. So, sino dito ang orchids lover? Ito naman po kasi mga orchids, sumisimbolo ito sa tatlo. Fertility, abundance, at harmony. At kung gusto mo maging maganda ang relasyon ng pamilya, yan, mag-collect po kayo ng orchids at maglagay kayo ng orchids sa loob ng inyong bahay.
lalo na dun sa mga couple na wala pang anak, pero para po maiwasan din yung pagtatalo, kung gusto yung magkaroon ng good harmony, maglagay kayo ng orchids. At may mga kulay po mga prefer eh. Meron pang white at yung violet, yun po yung maganda. Yung white for ano yan eh, parang sa harmony. At kung abundance naman po, yung kulay violet ang flower naman po ang ilagay nyo sa loob ng inyong bahay. Ang susunod na lucky plant natin ay consider na hard to kill plant, at kahit 3 weeks niyo po ito hindi dinagahan ay magta-tribe at magta-tribe pa rin po ito. Ito po yung mga golden pothos natin o tinatawag din na money plant. Ito pong golden pothos natin, kung mapapansin nyo, may mga yellow po yan sa kayandangan na nagsisimbolo ng gold. At yung patuloy na paglaguyan, di ba vining po ito? So yan po, consider na swerte dahil tuloy-tuloy ang swerte niya na darating sa inyo. Basta tama yung pag-aalaga nyo. At syempre, kung vining yan, mas maganda, maglagay kayo ng pole para pataas po yung tubo niyan, pataas yung swerte nyo, patuloy yung swerte nyo. Yan, pag yung kumbaga, tuloy-tuloy sa pag-akyat kayo sa tugatog ng tagumpay. At iwasan nyo ang pagsayad po sa lupa nito dahil nuno po yan sa ating feng shui. Ito po mga golden pothos natin, maganda pong ilagay sa opisina at pwede rin po sa ating home office dun sa southeast corner. Ang lucky plant natin sa 2025 ay ito naman pong lavender. Ito pong lavender ay kilala sa calming properties. At hindi lang yan, according po sa feng shui, ito rin ay nagbibigay o nagdadala ng happiness at tranquility sa ating bahay. Ito pong lavender natin, it brings relaxation and positive energy. Kaya maganda ito ilagay kung saan kayo nagpapahinga. Ito ay magandang ilagay po sa inyong bedroom, lalo na dun sa mga hirap makatulog, no? Or mayroong mga insomnia. So ito po magandang ilagay sa inyong bedroom or pwede rin po sa sala. Susunod na lucky plant natin yung hindi lang magandang outdoor plant. Maganda rin pong gawin itong indoor dahil ito po ay nagbibigay ng freshness at positive energy. Walang iba kundi ito naman po mga fern. According po sa feng shui, ito po mga fern natin nakakatulong po mag-balance o magbigay ng balance sa ating buhay dahil ito po ay nagbablock ng negative energy para po patuloy yung pagdating ng swerte, tuloy-tuloy nagpo-flow sa loob ng ating bahay. At ito, make sure lang po na lagi ding moist katulad ng ating lucky bamboo, no? Yung ayaw niya natutuyuan itong ating mga friend din po. At iwas-iwasin nyo din po itong nasisikatan ng direct sunlight dahil pwede po masunog ang kanyang dahon. Kayo mga besh, sa mga napanggit ko, anong po dito ang favorite lucky plant nyo at bakit? I hope nagustuhan nyo po itong video na to at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy!